Beast mode na si LeBron James. Ja Morant na re-injured ulit. Dylan Brooks wala nang masabi sa media. Hindi na nga napigilan ni LeBron James na mag-init mga tol na nagtala lang naman ng 22 points, 7 assists, and 20 rebounds. At nakagawa nga ng another NBA history si LeBron ang pinakamatandang NBA player na nakagawa ng 20 plus points at 20 rebounds sa playoffs game sa edad na 38 years old. At samantala, impressive game naman para kay Austin Reeves mga tol na nagtala rin ng double-digit score na 23 points, 6 assists, and 4 rebounds. Team effort nga ang ginawa ng Lakers mga tol, na anim nga sa kanila ang nagtala ng double-digit points at nagawa nga nilang makahabol kahit medyo yamado ang score ng Memphis sa kanila. Nakagawa pa nga ng back-to-back dunk si Ja Morant at buzzer-beater slam dunk sa harap ni Rui Hachimura mga tol. At sa third quarter naman ay kamuntikan na ngang magkaroon ng injury itong si LeBron James mga tol, nang sinubukan nga ulit ni Ja Morant na i-posterize itong si LeBron James at hindi nga maganda ang kanilang bagsak na dalawa at nadaganan pa nga ni Ja Morant itong si LeBron. Mabuti na nga lang wala ngang injuring natamo itong si King James mga tol. At may bad news nga mga tol, na injured nga si Anthony Davis sa kanyang bewang kanina, ngunit na kaya niya pa ngang maglaro ulit. Pero malalaman nga natin kung maglalaro nga siya next game. Malungkot na ang Memphis fans para kay Ja Morant matapos mare-injured niya ang kanyang kamay sa isang layup at naitukod niya nga ang kanyang kamay na na-injured noong nakaraang laro nila, at ipinasok nga si Ja Morant sa locker room at minasahe ang kanyang kamay at nakalaro nga ito ulit. At nakahabol nga ang Lakers sa kalamangan ng Memphis sa fourth quarter at kamuntikan pang ang matalo ang Lakers sa isang run mula sa behind the back pass ni Ja Morant kay Desmond Bane upang makalamang sa Lakers sa score na 104-102 na may 6.7 seconds remaining time, at napa-timeout nga dito ang Lakers mga tol. Ngunit nag-takeover mode na nga dito si King James mga tol at naipasok ang mahirap na clutch layup at naitabla nga ni LeBron ang score sa 104-104 at may 0.8 second na lang ang natitirang oras. At napa-overtime pa nga ang Lakers mula sa magandang depensa ni Anthony Davis nang masupalpal nito ng harap-harapan si Ja Morant. At hindi na nga naulit ang mga pagkakamali ni Anthony Davis tuwing may crucial game dahil nga noong mga nakaraang laro nila ay tuwing fourth quarter ay napa-foul ni Anthony Davis ang kalaban. Matapos ng matalo ang Memphis ay agad umalis si Ja Morant at si Dylan Brooks at hindi na nga ito nagpa-interview sa media. Panalo nga ang Lakers sa score na 117-111 at ngayon ay yamado nga sila at may record na 3-1.